Okay guys, tapos na yung biga sa taas. Ngayong araw natapos yung biga sa taas. So, kukumpute natin kung ilan, ano, kung kailan nagsimula ito. Ito nga pala, pinasinukat na to kanina nung mag iiero. So, ano lang tayo, ganun lang siya. Then, ganun, parang Korean style. Yun, tulad ng bahay natin. Yun yung bahay natin. Ayun. So, yan. And then, yan katulad yan, mga ilang araw ginawa yan. So, ito na yung output nila. So, ito yung magandang kakabuos na to. So, ito yun, pinadagdag nung ano, kasi gumagalaw daw. Ito. Itong ano na yan. Wala dapat yan. So, nilagyan na lang namin ng 4 na 16mm. Ito kasi mga ano yan, mga 6 na 16mm. Yeah. So, kaya may ganito to. May ano pa yan, may pader, pataas. Yan, pader sa taas. Siya yung, ano siya, division. Yan. So, meron din doon, sa dulo, may division din yan. Tsaka doon sa kapila. So, ito yung nakalimutan doon sa bahay namin. Itong mga dowels na yan. So, hindi na namin kinalimutan. Yan yung dyan magkakap, yung mga, ano, mga trusses natin. So, napagdesisyonan ko na yung gagamitin nating pang trusses is angle bar. Hindi na tayo magtutubular kasi yung tubular hindi natin mapipintaran yung loob. Baka sandali lang yung ano, yung maging ano niya, kalawangin yung loob. So yun, bali angle bar tayo, 3.5 2x2 yung mga gagamitin natin. So, merong mga ako nakita. Ito yung nililimitahan ko. So, nalimitahan naman. So, ito. Pakita ko sa inyo. Ito. Itong mga ganyang mga ampaw. Mga ampaw yun. Yan. Nalimitahan naman. Ika tulad dun sa baba na parang mabilis. So, yan din. Nakalabas din yung stirrup. So, ito nagiging ampaw din. So, minimal lang yung nakita ko. So, yun dapat inaano natin. So, ito yung isang kwarto. Medyo malaki siya. Bali, dito na yung, ano niya, mayroon na silang gagawin kong closet yan. Then, ito, dito na lang yung bed nila. Then dito, kung gusto nila maglagay pa ng upuan or maliit na mesa, okay yan. Tapos dito na lang siguro yung TV nila. So ito yung hagdan natin. 80 cm yung lapad. Binawasan ko lang dapat 1 meter. Yung 80 okay na kasi yung mga pinto natin, mga 80 lang yun. So yun. Ito yung susunod na room. Lapit tayo. Nakatakot eh, nakakalulat ng pera. Tapos tayo. So yun, ito yung room. Then, meron tayong 3x4 na bintana. Yan na lang siguro yung ano, yan na lang siguro yung bed nila. Then, kung gusto nila mag-TV, may TV dyan. So yun, itong ano na yan, nasunod naman. Yan yung mga outlet natin. Outlet natin dadaanan. So ano yan, sa two-way na sa hagdan. Yan, tapos yung iba na mga aangat, ito sa ilaw yan. Yun, sa ilaw yan. Yan, bababa sa ilaw. Doon yung outlet nandoon, dito. Doon sa gawin na yun. Yun.
So, na-monitor ko naman. Kailangan may nagmo-monitor talaga. Kasi, tawag doon nakakalimot yung iba. Nakakalimot. So far, nakikita ko, mukhang okay naman. Magpaplatada na sila bukas. So, ang sinabi ko, So, sinabi ko, maglinis. So, malinis na tong kabila. Malinis na yan. So, magsisimula sila dito. Kasi tapos na yan. Papasingawin na yan. Bukas yan. Tatanggalin na yan. So, naka-ready na rin sila. Nag-bistay na rin. Yan. So, yun guys. Ito yung hagda natin sa kabila. So, naka-ready na rin dun sa pinaka-taas. So, medyo mataas din talaga. Ito yung pinaka-over nila. Yung parang hindi tayo mauntog. Yan. So, hindi tayo mauntog. Bali, dyan tayo magbabase. Ito yung landing, kumbaga. Landing, then, tsaka tayo aakyat. Inopen ko na yan. So, itong yung partition, yung mga ayos, yung design, binlano ko yan, matagal na panahon. So, nasunod naman yung mga gusto ko. Ayan, ganito. Lalaki, oh. Sampu yan, oh. Sampu to. Hindi na umangat yung 10mm. Yung anim na lang na 16 yung umangat. So yun, tinamihan ko yung dowel kasi dun sa bahay namin, walang dowel, nagtik-tik pa nung stirrup para i-weldingin. So yun. Ito, iaangat din yan. Ito, iaangat. Angat yan. Tapos yung mga ibang gamit sa yung mga ibang gamit na flexible hose, bibili na rin tayo para pag nag-trasis maisabay na kung sakasakali na may makukuha ang electrician. So yun, punta tayo dito. Stop muna tayo.